Ito yung total salary natin in a year, gross salary. Ito naman yung amount kapag tinanggal na lahat ng deductions at saka mga taxes. Ito yung amount na or taxes na binayaran natin the previous year. And ito yung amount na pinaka-importante at bida sa araw na to, sa vlog na to. Ito yung amount na expected na marireceive natin from tax refund. Kaya ngayon, pupunta tayo ng tax office para mag-file ng application for tax refund. Tara, Snowy. Samahan niyo ako. Inabutan tayo ng snow. Tara. Malaking tulong to para sa mga OFWs dito sa Japan at lalo na dun sa mga nagbabalak na magtrabaho dito sa Japan bilang OFW. Kasi for sure magpapadala tayo sa mga dependents natin sa Pilipinas, 'di ba? Family members natin. And sayang naman yung pera na pwede nating i-refund kapag hindi natin alam na pwede pala tayo mag-apply for tax refund, 'di ba? Kasi medyo malaki rin kasi yung pwede nating makuha. Kaya naisip ko na gawan ng episode yung topic na to. Kaya para sa mga OFWs na nandito na sa Japan ngayon, yung mga hindi alam yung patungkol dito sa tax refund, and of course, para sa mga nagbabalak na magtrabaho dito sa Japan in the future, and especially sa mga aspiring ALTs. Dahil sa video na to, pag-uusapan natin kung ano yung mga documents na kailangan ninyong dalhin mula Pilipinas, yung mga documents ng family members ninyo. Pag-uusapan rin natin kung ano yung mga requirements na kailangan nyong handa kapag nandito na kayo sa Japan, lalo na sa mga nagpapadala. Another, pag-uusapan rin natin dito yung mga when at saka mga where. When, kailan ba dapat mag-apply or mag-file ng application for tax refund? Where, saan ba tayo dapat mag-apply ng application? Bibigyan ko rin kayo ng konting tips. Pero sa ngayon, punta muna tayo ng 7-Eleven dahil dun tayo mag-print ng mga documents na kailangan natin. Alright, tara! Dito na tayo sa 7-Eleven. Hi, girls. So, nandito na tayo sa 7-Eleven. And medyo marami yung ipiprint ko. Kaya para hindi kayo mainit, flash ko na lang dyan sa screen kung ano yung mga kailangan na documents, ha. So, magpiprint muna ako, ha. Grabe itong snow, kaligers. Oh. Okay, so tara na dun sa tax office. Turn left. Tax office. Tax office. Tax office. Ano nga pala sasabihin ko mamaya dun sa tax office? Sabihin mo yung Japanese nga. Yaman na.
In 400 meters, your destination will be on the right. Tara, pasok tayo. Balitaan ko kayo mamaya kung paano yung process, kung paano mag-apply ng tax refund. Alright, see ya! Hi, Clickers! So, tapos na tayo dito sa tax office. Siguro inabot ako ng mga 30 minutes, pero finally okay na, tapos na. So, meron akong big news sa inyo, pero pasok muna tayo dito sa loob kasi malakas yung snow. Meron akong big news sa inyo. Ah, ang bait nila dito. Yan. Ang ganda dito compared dun sa last residence ko. Dati kasi last year, nasa city ako. And yung amount na ina-expect kong ma-receive, binawasan nila ng less than 18,000 yen. Dito, buo. So hindi nila babawasan. Ang galing, di ba? Ang ganda. So si-share ko sa inyo kung paano ba yung process? Ano bang dapat gawin kapag nag-apply ka for tax refund? So, kanina, Clickers, di ba? Habang nagpiprint ako, pinakita ko sa inyo kung ano yung mga documents na kailangan niyo i-prepare, di ba? So, ngayon naman, pag-usapan natin kung paano yung process, okay? Ngayon, isa-isayin natin yung steps. First one, kapag ready ka na sa lahat ng documents mo, pumunta ka sa tax office kung saan ka nakatira, kung saan yung residence mo. So, for example, ako, last year, sa city ako nakatira. And so, dun ako nag-apply. Ngayon na lumipat ako since April 2020, lumipat ako dito sa Shirataka, sa town. Kaya dito ako sa town na to, nag-apply ng para tax refund, okay? In short, hindi mo na kailangan bumalik dun sa dati mong residence or dun sa dati mong city or town para dun ka mag-apply ng tax refund. Okay? Pwede mo siyang gawin dun sa current town of residence mo. Okay, ngayon, ito yung mga steps. Sinulat ko habang pinaprocess nung staff kanina, sinulat ko yung process. So, dito siya. First one. So, tapos na tayo sa first one. Prepare your documents. Number two, go to the tax office in your residence, okay, in your residence area. Number three, tell them your purpose. Pagpasok na pagpasok mo dyan sa office, sabihin mo sa kanila na hindi ka masyadong magaling mag-Japanese, okay, para i-assist ka nila, okay? So yun, sabihin mo kung anong purpose mo, sabihin mo that you want to apply for tax refund, okay? Yun, so alam ni nila yun kapag sinabi mo yun. Para mas mabilis yung transaction, tingnan mo sa Google Translate kung anong Japanese ng tax refund, okay? Para mas madali nilang mag-gets kung ano yung purpose mo, okay? Merong isang staff from the National Tax Agency na mag-a-assist sa'yo, and then hihingin niya sa'yo lahat ng documents na requirements, okay? So, upon presenting all the documents, i-ano nila yan, i-screen nila, titingnan nila primarily yung names at saka yung birth dates, okay? Mga dates. Okay, so very important yung details mo bilang isang applicant. And then, sino yung number one primary beneficiary mo sa Philippines? Kanino ka ba madalas magpadala? Okay, so just take note na lahat ng details about you and about your dependents dapat accurate. At saka dapat magtatali sila dun sa mga documents na prepare mo. For example, dun sa PSA or dun sa dating tinatawag na birth certificate, kung anong naka-indicate dun na records ng pangalan at saka date, birth dates, dapat magtali siya dun sa prepare mo na residence certificate or barangay certificate at saka dun sa mga records of transaction mo sa pagpapadala. So, pagkatapos nilang screen lahat ng documents mo, ipapasa ka nila sa second staff. Itong staff na to, sila yung responsible for encoding. Okay? I-encode nila lahat ng details mo dun sa application mo. Okay? So, basically, merong ibang staff na mag-a-assist sa'yo. Huwag ka mag-alala kasi alam ng mga staff na to kung ano yung gagawin nila. You just have to respond to their questions. For example, kung ganito ba yung spelling ng pangalan, ganito ba yung birthday, tama ba yung pagkaka-encode nila ng birthday, ganung mga ganung klase lang ng mga tanong. So,
wala kang dapat ipag-alala. So pagkatapos nilang i-input, i-encode lahat ng details mo dun sa system, the staff will ask you for your Japan bank number, okay? Your Japanese bank number. So ako, ang gamit ko kasi dito, JP Post, okay? JP Bank. Bigay mo sa kanila yung bank number mo, bank account number mo, dahil dun nila ipapadala yung tax refund mo. Hihingin rin nila sa'yo yung Japanese my number mo. My number, para siyang tax number sa Philippines, parang PIN. Okay, parang personal identification number. Pero dito sa Japan, ang tawag nila dun is my number. So, pagkatapos i-double check ni head staff lahat ng records at lahat ng activities na ginawa ng subordinate staff, yun na, i-inform ka na nila about the figures, okay? I mean the amount. Kung magkano ba yung ina-expect mo na ma-receive, so magbibigay sila sa'yo ng printout. Ito yun, actually, nandito. Bibigyan ka nila ng printed copy kung magkano yung expected na ma-receive mo at saka yung parang explanation kung bakit ganun yung amount na ma-receive mo. And also, ano yung sinabi nila kanina? Yun, i-inform ka rin nila na pwede mo nang i-check yung bank account mo 6 weeks after the transactions. Sana makatulong tong episode na to, tong vlog na to, para sa mga OFWs na nandito na, mga OFWs na nagbabalak na pumunta dito sa Japan, kasi sayang naman yung portion of taxes na binabayaran natin, di ba? So, enjoy natin yung privilege dahil entitled naman tayo na makareceive ng tax refund. Alright, so, yun. Kung meron kayong kakilala na OFW sa Japan at hindi sila nag-a-apply for tax refund, share nyo tong video na to para malaman nila kung paano yung process, para hindi sayang yung tax, okay? Kasi kapag hindi mo claim yung tax refund mo, edi obviously, ikikip ng government yun. Okay? And also, sa mga future ALTs, kasi meron akong mga new friends dyan dahil sa YT na mga tawag dito, mga future ALTs, mga nagbabalak na maging ALTs or magtrabaho dito sa Japan, huwag niyong kalimutan na dalhin yung mga requirements, mga documents na flinash ko kanina sa screen. Alright, so sana makatulong yung video na to at ang lamig-lamig na. So tapos na to, na meron tayong dalawang magandang bagay na nagawa today. Nakapag-apply tayo for tax refund and at the same time, nakagawa tayo ng useful na video, na vlog. Okay, so win ako ngayon and then ang gagawin ko, magtitimpla ng kape and then manonood ng konti. Tapos kapag siguro around bago ang dinner, edit tayo ng video. Edit ko itong video na to. Unahin ko to kasi ito na yung ibang video. Alright, so thank you so much for your